nung nasa retail. Dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng manok sa mga palengke, kahit na mababa naman ang mga farm gate prices, pinag-uusapan na ng Department of Agriculture ang pagkakaroon ng bagong SRP price band para dito na inaasahang lalabas sa susunod na linggo. Maglalabas na rin daw ng bagong SRP para sa asukal dahil normal na ang supply ngayon. Hindi naman nagbago ang presyo ng gulay at isda. Ang bigas, may sapat na supply daw na tatagal ng 74 days. Nasa 180 to 190 pesos per kilo naman ang presyo ng baboy at mukhang tataas pa ito. Short kasi ang supply ng baboy ng 10,000 metric tons at sa Hunyo pa inaasahang babalik ito sa normal. If they're saying the imported meat is going up, di tingnan natin base sa kanilang ibibigay sa ating sulat kung talagang may dahilan para magtaas ng presyo. Pangalawa, may inventaryo pa sila. So siguro kung meron mang pagtataas, hindi naman natin mararamdaman agad-agad ito. Maski ang Bangko Sentral, walang nakikitang dahilan para sa labis-labis na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Tinatayang maglalaro lang sa 3.5 hanggang 5.5% ang inflation rate sa bansa. Ang inflation ay sukat ng bilis ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Trish Roque, The Evening News. Kahapon, mariing itinanggi ni Marrojas na nilapitan niya si Loren Legarda para areglohin ang napipintong pagtatapat nila sa vice presidential race. Pero ngayon, inamin na ni Rojas na totoo ang akusasyon. Yan ang aming number four story. Ang sabi ni Rojas, totoo raw na nilapitan niya si Loren dahil akala niya hindi ito kakampi kay Villar. Ginawa raw niya ito nung malabo na ang Cheese-Loren tandem. Pero informal daw ang naging pag-uusap nila at hindi niya hiningi kay Legarda na umatras sa vice presidential race. May buwelta rin siya kay Legarda. Ang sabi po ni Marrojas, si Loren pa nga raw ang nagpatawag ng meeting sa mga senador para planuhin ang pagpapatalsik kay Villar bilang Senate President. Break muna tayo sa politika. May pahabol pa po kaming Oscar-related stories dito sa Sidetrack. Usap-usapan pa rin kasi ang mga damit na isinuot ng mga Hollywood stars sa Academy Awards. So gumawa ang College Candy na yung site nila, no, ng entry sa site nila ng mga artista at kung ano ang pwedeng naisip nila kung bakit yun ang napili nila isuot sa ingrading okasyon na iyon. Simulan po natin. Ayan, eto si Queen Latifah, no, sabi nila. Pero daw na sinabi nito, eh, Gabri, girl, you look good, but I'm still the most fabulous, large, and in charge girl, ano? Ayun. Ito si Jennifer Lopez, ano? Make the sexy face. Ayan, nababasa naman nila, ano? Parang ito yung sinasabi na kung bakit explanation nung mga damit na isunod na yan. What's going on in their mind? Ito si Zoe Saldana. Saldana. Yung pinipinasan sa kanya ay yung damit na yung ilalim kasi para daw pinyata, no? Kapag alam mo yung mga sinasabit sa mga Mexican parties. So parang ganun daw lumalabas yung damit yung niya damit kaya pinipintasan. Hindi masyado nakita doon sa ating grab picture pero hanapin niyo na lang po doon sa site na yon na aming sinabi kanina. And speaking of Oscars, may nahalungkat po na litrato ang 10. Ito po yung litrato ni Cherry with none other than Cherry, ko na magsabi ko sino. Oo, the Oscar best actor guy. But this lang didn't naman, happen. Lang naman. Oo nga, baka akalain nyo nandun ako sa Oscars. This was obviously when he was a little bit younger. It was mga ano na, mga 8 years ago. Mm-hmm. I've always been a fan, but I've always thought that he was parang under-recognized. Oo, no? At least na-recognize diba? Na, no, at least ngayon, nakuha na niya yung kanyang inaasahan. Sa Canada ba kuha yun, Cherry? Sa Canada. That was during the Toronto Film Festival, I think 2002. At nabighani yata ito si Jeff Bridges sa ating kasamahan ngayon, ano? Kasi talaga lumampas daw ito, Cherry, doon sa parang cordon, ano? Para lang doon sa... One of my kilig moments with a Hollywood with star. Yep. So, yeah. Sana makakakilala tayo ng isang award-winning actor or actress sa mga susunod na panahon. Ipo-post ko yan sa FB ko, gawin kong profile. Pwede what do yan, you think? Hintayin natin ang pupost ni Cherry ng litrato na yan. Samantala, kagabi, madami ang natuwa sa featured site o page from Facebook na Pinoy Pickup Lines. Ngayong gabi, we picked another page, ang kumakalat ng mga best kontrabida lines. This is so funny. Talaga. Ito daw ang mga sample, pero wala nga lang attribution kung saan ang pelikula, no? What's that? Do you hear that? Oh, it's the sound of me not caring. Tapos yung what a coincidence, ugly starts with you. Ang ganda ng babaeng pinalit mo sa akin mula ulo, mukhang paa.
At malakas ka pala kumain, ano? Halatang galing ka sa hirap. Mata pobre yung sumulat doon. Mata pobre. That's so funny. Kung natuwa kayo, isa lang yun sa 25 na nilista na nakakatuwa. No? Mula ito sa Pinoy Tumblr na site, ano, as compiled by Camille and Breezy. Meron akong additional dun sa mga bucket list ko. Must to do before I die. Ano? I should be able to use one of those lines. I would love to and really mean it. Maganda yung ugly. Controversial. Sa kayo mukhang paa, maganda rin yan. Ugly starts with a U. Wow, video na po tayo. Cherry, may bago po kaming na-discovering video sa YouTube na akma sa serye natin ng mga stop motion videos. Ang nakamamangha dito, isa lang ang props na ginamit sa buong palabas na yan, ang toilet paper. Toilet paper pala. Oo. So walang ibang props yung buong pelikula. It's a My short film, no, actually. A French-made short film entitled O Bao Du Rolo. Kung yun man ang tama nila. Even my suicide attempts. Rolyo yata ng ano, tissue paper ang sinasabi ng toilet paper. But the rope was too thin and it broke. It's a short film, huh? It's a short film. My psychologist recommended me to go to the swimming pool. It's amazing talaga the creativity of young people nowadays and what you can do with a medium. This is not for me. Magalit ang mga environmentalists sa dami ng tissue. Toilet paper. Years ago, I killed a fox. Oh. That's really when everything started. Oh, pala isa palang prop na ginamit, ano? Sex with her. So, actually, kailangan po niyo mapanood yan ng mula umpisa hanggang dulo kasi meron talagang something poetic daw sa dulo na hindi namin na ipakita ngayon para puntahan niyo yung ano na, site. You have to understand the whole So, ipopost lang po namin sa aming Facebook wall yan. Mamayang gabi or bukas ng umaga. Samantala, ito yung sinasabi namin announcement, Cherry. Kailangan natin sabihin sa kanila yes. Na meron tayong ideya na gusto i-share sa ating mga viewers, no? Lalo tungkol sa Pacquiao Clotty Fight. Kasi siyempre iba manonood sa mga sinihan, ano? Mm-hmm. Na magbabayad ng mahal. Yung iba naman ay magtsatsaga sa matagal na coverage sa ibang channel. Yung maraming commercial. So, pero meron pa kayong isang option dyan, ano? Ang option, pumunta kayo sa PLDT MyDSL Watchpad. Pero actually, 45 minutes na lang meron sila, Cherry. 45? Minutes na lang bago matapos yung registration. Okay. So, kailangan pumunta kayo doon sa site ng PLDT MyDSL Watchpad para makapag-register kayo hanggang mamayang alas 12 na lang para magkaroon kayo ng chance sa papanood yung laban ni Pac-Man real-time. So, let's just make it clear. This is for free. They can watch the Pac-Man Clotty fight for free and live, real-time. Doon sa site na sinabi ko. Via PLDT Watchpad. Oo, kasi parang sample ito, no? Pati iba mga stasyon na nandoon sa listahan nga ng MyDSL Watchpad para ma-testing ninyo itong mga features itong site na ito. So all you have to do is register. That's all you have to do. Register until 12 midnight. Yun po ang deadline. Konting panahon na lang. After 12 midnight, puno na yung registration. Mm-hmm. They'll close it down. So you wouldn't want to miss this. Actually, pagkatapos ay before 12, I still have to register. Oo, doon sa news ko mag-register tayo, Cherry. Samantala, susunod sa ating countdown. State of calamity idineklara na sa Mindanao dahil sa power crisis. Partidong Lakas, nagsasagawa raw o magsasagawa ng loyalty check. Ilang kasi sa mga member ng partido, nagpapabalitang kakalas. O napapabalita? Lakas, kakalas. Mm-hmm. Let's see. At alamin po ang pinakabagong underwater experience sa Manila Ocean Park. Bawal sa... Nakatakdang raw magsagawa ng loyalty check ang Partidong Lakas dahil ilan sa mga miyembro nila na pabalitang bakang kumalas. Yan po ang number 3 story ni Joby Francisco. Sa simula ng bakbakan ng mga partido noong isang taon, kung kailan naghahanda pa lang sila sa paparating na eleksyon, malakas ang dating ng mga makakampi sa partido ng administrasyon. Pero 2 buwan bago ang halalan, kailangan isa-isahin daw ang mga member ng partido Lakas Kampi CMD. Ang tanong, malakas pa ba ang laban nila sa hawak nilang mga distrito at higit sa lahat kung kakampi pa ba sila ng standard bearer na si Gilbert Sodoro. Normal na loyalty check lang daw ito, sabi ng presidente ng partido na si Sarangani Governor Miguel Dominguez.
Ginagawa daw ito ng kahit anong partido tuwing